So mga kapanda, nakikita nyo nga sa harapan natin, o lumapag na nga dito sa Pilipinas, ang isa sa mga option na naman, no, na bagong maxi scoot na pagpipilian natin, no? Introducing ang SIM JetX 150. Let's go! So quick specs lang tayo dito sa JetX 150, no? Si JetX 150 is 150cc, 4-stroke single-cylinder fold valves na may bore and stroke na 57.4 by 57.8, EFI, liquid-cooled, and CVT system. Fuel capacity 7.5 liters, weight niya is 140 kilograms. So magaan to. Una sana yung taas mabigat. Sa performance naman niya, ang max power is 12.3 HP at 8,000 RPM at 12 Newton meter by 6,000 RPM. So pag-usapan naman natin yung physical appearance ni JetX 150. So si JetX 150 is, as you can see, no, keyless na siya. Yan. So dito tayo sa panel. Eww! Full digital na siya, no. Makikita natin dito is yung fuel capacity, yung orasan, syempre nandiyan, odo, tachometer, no. Nandito na rin yung indicator ng signal light. Then meron ditong dalawang switch, yung mode at set. Kung saan yun mapapalitan yung dito sa may odo, trip, tsaka yung oil. Sa left switch niya, no, makikita natin dito yung horn, yung signal light, yung high and low, and yung meron na siyang built-in na passing. Sa kanan naman, yung electric switch niya. Then meron siyang kill switch and built-in na hazard. Kung mapapansin niyo rin, no, yung stock na handlebar niya is naked na, no. So formado na 'to. And painted siya. Hindi siya chrome. Pagdating naman sa headlight, no, full LED na siya. And signal light is full LED na rin. Yung likuran naman is full LED na rin, no. Kasama na yung signal light sa tail light. So, ang ganda, oh. Formado. May kamukha siya, eh. Nakalimutan ko lang. Pa-mount nyo na lang sa baba. Sa front wheel, no, meron siyang disc brake na may tupat. Tapos ang stock tire niya is CST na may size 100 by 90 by 14. Sa likod naman is naka disc brake na rin siya, no. And ang size ng gulong niya sa likod is 110 by 80 by 14. So mas malaki yung nasa likod. Pagdating naman sa shock, rear shock niya is dalawa sa likod and sa harap is telescopic. Dito naman sa harap, no, makikita natin yung sa left side niya is meron ng bulsa, tapos meron rin siyang built-in dito na charging port na hindi ko makita. Ang lalim. Nakakapa ako, USB type na rin siya. Kapaan na lang. So kung mapapansin niyo dito, no, para siyang ADB, kaso plain lang. Wala yung tangke dito. So bakit nga ba? Kasi yung tangke niya is nandito sa may upuan. Ito. So ito yung seat storage niya, tapos ito yung tangke sa likurang part. Ito pinipindot pa? Hindi na. Open lang. Huwag na natin buksan. So cooling system niya, no, liquid cooled na. Ito yung radiator. Ang braking system nga pala niya, no, is
CBS, hindi pa siya ABS. CBS meaning kapag ginamit mo tong left lever is 30% sa harap and 70% sa likod ang sabay na gumagana. So for reference, sa seat height niya, subukan nating upuan. Yun. So ang height natin is 5'6". Medyo tipto pero manageable naman. Ang SRP nga pala ni Jet X150 is 135,800. So para sa inyo, sulit na ba siya sa ganung presyo? So yun lang, mabilis ang walkaround lang dito sa unit ni Ned Adriano, no? Na Jet X150 by SYM. Let's go.